Ang topic po natin ay tungkol sa buto ng kamatis. At ano nga ba ang epekto nito sa ating katawan? Ang kamatis o tomato sa Ingles na may scientific name na Solanum dicopersicum na madalas makita sa palengke, napansinin talaga sa mga pamilyan dahil sa kulay nito. Alam natin na ang kamatis ay isang sangkap o ricado na inihahalo sa iba't ibang putahe ng ulam. Madalas din natin makikita sa mga salad. Pero isa sa tumatak sa isip ko nung bata pa ako, madalas kong naririnig sa karamihan na huwag kang kakain ng buto ng kamatis o alisin mo ang buto ng kamatis. Yan ang mga katagang tumatak sa isip ko. Na kapag kumain ka daw ng buto ng kamatis ay magkakasakit ka sa appendix o magkakaroon ng appendicitis. Totoo nga ba ito? At tama ba ang paniniwalang ito? Pero ang tanong, bakit ang iba kinakain pa din ang buto ng kamatis kung ito ay nakakasama sa ating appendix, na kung yung iba nga ay halos kainin ang kamatis na parang mansanas lang? O ang iba naman, ginagawang ulam ito upang himagas, budbutan lang ng asin, okay na, talo-talo na, ika nga nila. Ang kamatis na madalas din nating itong inihahalo sa mga sausawan ng ulam at kung saan-saan pa ito ginagamit. Well, ano nga ba talaga ang epekto ng buto ng kamatis sa ating katawan? Ayon sa pag-aaral, ang buto ng kamatis ay may taglay na aspirin. Mayaman din sa nutrisyon, may taglay din itong potassium na tumutulong sa presyon ng ating dugo para ma-relax ang wall blood vessels natin o yung daluyan ng ating dugo. Mayaman din sa vitamin C na para mapalakas ang immune system natin. Kaya din nito i-normalize ang bad cholesterol sa ating katawan. Mayaman din ito sa dietary fiber at vitamin A. Tumutulong din ito para mapabilis matunaw ang ating kinain. Meron din itong digestible amino acid na para mapabuti nito ang ating panunaw. At nakatutulong din ang buto ng kamatis para hindi tayo magkaroon ng blood clotting o yung bang pamumuo ng dugo. Nakakatulong din ito para mabawasan ang wrinkles natin at maging flawless ang ating balat. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, napatunayan na ang lycopene na siyang pangunahing sangkap ng kamatis ay nakatutulong para mapababa ang tsansa na magkaroon ka ng kanser, at mas magandang luto ang buto ng kamatis para lalong maging active ang lycopene nito. Ilan lang yan sa mga napatunayan ng siyensya tungkol sa buto ng kamatis. Sana po ay mabago natin ang maling paniniwala sa epekto ng buto ng kamatis sa ating katawan. Ibahagi rin po sana natin ito sa iba na maaaring makatulong at dagdag kaalaman na rin. Salamat po sa time, sa panonood at pakikinig. Sana po ay may natutunan tayo sa vlog na ito. At sa mga susunod pa natin vlog, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ito po si Trip Searcher. See you sa next vlog natin and God bless us!